food security ay ang kondisyon na kung saan ang lahat ng mamamayan sa lahat ng pagkakataon ay mayroong physical, social at economic access sa masagana, ligtas at masustansyang pagkain upang mapanatili ang active at healthy lifestyle. Kabilang dito ang protein source tulad ng bangus at tilapia, nangungunang aquaculture commodities sa Pilipinas. Sapat nga ba ang produksyon ng bangus at tilapia para sa 106.5 milyong Pilipino? Kumusta din ang demand sa merkado ng mga naturang produkto? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw! Ako si Richard Moreno at ito ang Tati TV kung saan siksik sa kalaman sa pagnenegosyo ng palaisdaan, siguradong laking siksik sa kita! Kumusta ay supply mo't na bangus dyan dagupan ay? Maminsan dayset, maminsan dakul sir. Dyan sa presyo to natin madami, kumusta ay presyo na bangus natin ay? Tagay sa presyo bangus natin ta kin dayset su supply. Dayset su supply natin, so dependent supply si rin na bangus, so galawon na sa presyo tayo. No, dayset su supply, medyo atagay, natagay na samplo, natagay na lima, sinsi, kanto. Pero no dakul, una babay samplo, una babay kinsi, bainti, kanto. Ay, kalidad na sira. Depende. Kasi walay iba't ibang unsasabing sira, Jay. Walay west, walay cha, wala rin arong Bulacan. Pero, dahil sa so, kin, unsasabing Bulacan dyan. Ngayon, adara pa loobod. Kumusta mati rin nasasarito yung bangus dyan, dagupan madam eh? Mananam din, sir. So, quality na bangus natin na so, dagupan. Talagang dumas sa bangus at dagupan niya sa saliwan tayo dyan, madam? On sir, duma talaga sa bangus, dagupan. Ang tinibagay yung madal sa rin, sumasali tayo natin, madam? Eh. Diyan sir, ay mga saliw, wag kita natatang sa inuno iyo, sa inuno mag kay bangus, sa may marakop, nung nung yung ay matatong, sa namay kiluwan, nung nung yung, no, hakalibulan di, amalabaso na ibaga, sir. Matapos nating mapakinggan ang mga mamimili, ngayon na may ating kapanayamin si Commodore Eduardo Gongona, Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isang sangay ng gobyerno na responsable sa development, improvement, management at conservation ng pangisdaan at yamang tubig ng Pilipinas. Yung Philippine Statistics Authority, sinasabi niya na ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ay na kumakain ng isda ay 82 million. Bangamat kasabay sa pagdagdag ng ating populasyon, patuloy pa rin natin natutugunan ang ating mga pangangailangan, lalong-lalo na sa pangisdaan. Sa taong 2018, ang fish sufficiency level ng bansa, particular na ng bangus, ay umabot sa 132%. Meaning, nasa magandang kalagayan siya, di ba? At ang tilapia is 103%. Ito ay nangangahulugan na nakakamit ng bawat Pilipino ang kanilang taunang pangangailangan na 3.7 kilogram sa tilapia at 3.6 kilogram sa bangus. Hindi naman tayo nagkukulang ng research and development. At tapos, palagi tayong nag-a-adapt sa mga sitwasyon. Pero ang pinaka-aim natin, while we are mitigating, while we are adapting climate change, global warming, and other phenomenons, El Nino, sabihin na natin, our aim of maintaining 60% production from capture fisheries sa dagat and developing from 40 to 60% our aquaculture. Tututukan natin to yung aquaculture 5 potentials na tinututukan natin ngayon. Tilapia, bangus, shellfish, shrimp, and seaweeds. By the end of 2023, we are 2% surplus, and our target by the end of 2030 is 15% surplus. And that's a tremendous value-adding activities that can generate income and employment sa Pilipinas, and I would always say that there's a future in fisheries in the Philippines. Para naman sa pagpapalawig kung gaano nga ba tayo ka-fish secure, pausapin natin ang ilan sa mga eksperto mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
ang layo natin ngayon ay mapanatili yung ating mataas na production ng bangus sa bansa, no, para masustentuhan natin yung pangangailangan ng isda ng mga Pilipino. Sa Pangasinan, isa tayo sa surplus producers ng bangus. Although meron tayong challenges sa fiscal, sa merkado ng Pangasinan, wala tayong problema. 60% ang sabi ng production ng Pangasinan ay pumupunta sa Metro Manila. So, doon sa programa ng pagpaparami ng mga fish cages, pag-aayos ng ating mga brackish water areas, na doon tayo kumukuha ng maraming bangus, hindi naman sa fish cages. Siguro ay masusustentuhan natin yung ating production ng bangus sa mga darating pang panahon. Meron na tayong ginagawang mga hakbangin ngayon. Una, ay siyempre nakagawa tayo ng magandang roadmap. At yung roadmap na yan ay naisanggunin na natin sa mga players na nag-hatchery, mga kumpanya, private and government hatcheries ng bangus. So, ang gusto natin ay makuha din yung kanilang mga iniisip kung paano natin magagawa ng mas mabilis yung ating programa sa bangus fry sufficiency. So, ginawa natin ito sa Bohol nung nakaraang taon at napakaganda nung ating naging output. Ang isa pala na dahilan kung bakit kukonti ang players natin sa paghahatchery ng bangus ay dahil masyadong mura yung importation. At dahil dito, nadi-discourage yung mga local hatcheries natin na mag-expand or yung ibang tao na pumasok dun sa negosyo. So, ang napag-usapan natin doon ay kung naitayo na natin yung mga central hatcheries at satellite hatcheries ay i-regulate yung importation. Particular doon sa mga buwan na malakas yung ating production ng bangus fry sa Pilipinas. So, ita-timing natin ngayon yung importation. Pagka off-season natin ng bangus, pwede yung importation. Another step na nagawa natin dun sa Bohol ay yung pagpayag ng BFAR na hindi sila bibili ng imported fry na i-distribute sa mga taong nasalanta ng bagyo or nasalanta ng baha. So, ang bibili nila ay locally produced fry na. At yung pangatlo ay i-encourage natin yung pagtatayo ng satellite hatcheries na yung puhunan ay manggagaling din sa BFAR or sa Department of Agriculture. So, kung magagawa natin lahat ng ito, dadami na yung satellite hatcheries na maitatayo natin sa Pilipinas. Pag naayos natin lahat yan, siguro tuloy-tuloy yung pagtaas ng ating production sa Pilipinas ng bangus. Sa direksyon, maganda yung direksyon natin. It's about time na ganito na yung direksyon. Kaya lang, sabi ko nga, maraming challenges. At dapat makagawa din tayo ng maraming expert related sa bangus breeding. Hindi lang pagtatayo ng facilities, kasama rito yung pagde-develop ng manpower para tutulong sa atin ngayon hanggang sa mga susunod na taon. So, doon naman sa mga gustong magnegosyo, maganda ito. Kasi lahat dito ay pwedeng lumaro, no? Pagka nag-increase ang production natin ng bangus, yung atin sigurong bangus ay makakarating na sa ibang bansa. Isa na namang episode ang inyong napanood, lalo na sa mga mamimili, producers at iba pang stakeholders na nagbabalak pasukin ang industriya ng aquaculture. Para sa impormasyon, maaari ninyo kaming bisitahin sa aming website na www.tate.com o i-text kami sa 0917-817-3474 at sundan kami sa Facebook page at sa YouTube channels. Muli, ako si Richard Moreno at ito ang Tati TV, kung saan siksik sa kaalaman sa pagnenegosyo sa palaisdaan. Siguradong laking siksik sa kita!